Kawayan, i-meet natin si Sir Jung. Ang kanyang trabaho ay dripling drilling. Yung nagtatayo ng deep well. Sir Jung, matagal mo na ho bang trabaho yan? Matagal-tagal na rin. Kumusta naman po ang kitaan dyan o ang sweldo? Kontrata ba yan o ano? Hindi, may kami dito. Per day lang kami. Per day lang kayo. Ano ho ba yung pinakamahirap mong naranasan dyan? Kung halimbawa, yung pagtutusok ng tubo, pinakamahirap. Napuputol yung tubo sa ilalim. Paano po ginagawa nung pagka napuputol yung tubo? Alam lang sa dalawa yung pagka hindi namin nadukot, gilipat namin yung ukay. Pag nadukot namin, dire-diretso kami. May kahirapan pala pagka naputol, tapos hindi nyo na nakuha yung tubo, papanibagong butas kayo. Oo. Team Kawayan, ayon kay Sir Jung, yan palang paggaganyan, drilling, hindi basta-basta. Dahil maaari daw maputol ang yung kamay. Dahil matigas pala yung pagbabaon yan. Sir Jung, gaano ho ba katagal yan ang pag-drilling ng ganyan o bago matapos? Depende sa hinuukay namin yan kasi minsan may tulad yung kahoy. Mga champi, kahoy. Tapos rindaler, bato. Minsan may graba. Matagal. Pinakamatagal na pag tayo din namin tinutukan yun. Pinakamatagal yun. 6 months. Mga pinakamatagal pala niya, Team Kawayan, 6 months. Pero pagka medyo maganda yung hukay namin, pinakamabilis yan, mga 4 hanggang 3 months. Pagka maganda naman, Team Kawayan, yung lupa na kanila na pagbabaunan, ay mga 4 months lang. Matatapos depende na kanila sa gawa. Depende sa lalim. Depende nga po pala, Team Kawayan, sa lalim. Sir Jung, baka naman minsan nakakuha na kayo ng ginto dyan. Marami na. Marami na? Oo. Baka pwede naman mag-share dyan. Yung nagpapagawa, doon kami kumukuha ng ginto. Yun ang nagsasala ng ginto, yung nagpapagawa. Kasi may kamahalan nga yung pagpagawa na ito. Kaya yun ang pinambabayad siguro sa kanila. Ayun, Team Kawayan, 6 na tubo na raw ang kanilang nababaon. Tapos kahoy yung kanilang nakukuha, yung tinatamaan. Minsan daw mga batong matitigas. Sir Jung, salamat sa time. Okay, sa pa-unlock.